Hello po mga katropa, welcome sa Chef Angel Kitchen. Kung bago ka sa channel ko, please huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakipindot na rin po ng bell icon sa ilalim po ng inyong mga screen para updated po kayo kung may mga bago po akong upload ng mga bagong video. So because today is Friday, kaugalian po natin ang mga Filipino na magluto palagi ng munggo. So sa araw na ito, isishare ko po sa inyo kung paano magluto ng masarap at super creamy na munggo gisado with chicharon. So without further ado mga katropa, pasok na po tayo sa aking kusina. Hello mga katropa, welcome sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, magluluto po tayo ng munggo because it's Friday. So, bakit nga ba pag Friday, gustong-gusto natin magluto ng munggo? So, ang sagot ko po dyan, para po malaman natin na kinabukasan ay Sabado. So, joke lang po yan mga katropa. So, ito na po yung ating mga ingredients sa pagluluto po ng ating munggo. This is 1 cup of munggo beans. Ito po'y binabad ko po at ng 3 hours or mas maganda, ibabad ko po ito ng overnight. Ang purpose po para bumuka po siya at madali po siyang ilaga. Yan po ang kaibahan ng munggo na hindi nababad at yung nababad. So, iba po yung consistency ng munggo na naibabad po ng matagal sa tubig. So, gagamitin po tayo ng, this is about 200 grams na baboy. Depende po yan sa inyo, pwede nyo pong bawasan yan, pwede nyo rin pong dagdagan. Gagamitin po tayo ng mga sumusunod na gulay, gagamit tayo ng 2 pieces na eggplant. Gagamitin po tayo ng malunggay. So sa paglalagay po ng gulay, pwede po kayong magsubstitute ng alumbate, dahon ng ampalaya. So mostly sa mga kids ay hindi masyadong kumakain ng dahon ng ampalaya, kaya pwede po kayong may choice po kayo na either alugbati or itong malunggay ang inyong gagamitin. So gagamitin po tayo ng about 3 piraso na bawang, 2 pieces na kamatis, yan po hiniwa po ng maliliit, at gagamitin po tayo ng 1 piece or medium size na onion. Gagamitin po tayo ng pork bouillon cubes. At gagamitin po tayo ng asin to taste. Kayo na po ang bahalang magtantya kung gaano po kaalat o gaano katabang yung inyong munggo. Gagamitin po tayo ng 1 cup of chicharon. Mas masarap kasi yung munggo pag nilagyan po natin ng chicharon. But that is an optional ingredients. Ang gagawin po natin first ay ilalaga po muna natin ito sa tubig. So ipapakita ko po siya later on bago po natin ikisa. Okay? So ito na po mga katropa, after po natin mababad yung ating munggo ng at least 3 hours, ilaga po natin ito sa 3 cups of water. Pag hindi nyo po kasi nababad ng maigi yung inyong munggo ay madali po siyang matuyo dahil mag-absorb po siya ng maraming tubig. So in my case, nababad na po natin ito ng 3 hours. So itry po natin na lagyan ng 3 cups of water or pwede po kayo mag-adjust kung medyo matuyo po siya. So okay, hintayin po natin na kumulo. At pag kumulo na po siya, isimmer lang po natin ng apoy. Hindi po kailangan na lakasan kasi may tendency po na masunog at manikit yung ilalim po ng ating munggo. Lalo na po pag ito po kumukulo na. So after 35 minutes, tignan po natin yung ating munggo. So kanina pala, nagdagdag po ako ng 1 cup. So ang ating ratio for 1 cup of munggo is 4 cups of water. So again, magbabago po yan, depende po kung gaano po katagal na binabad nyo po yung inyong munggo. So dahil po ito'y nababad ko po ng 3 hours, at least 3 hours, ay konting tubig lang po yung dinagdag ko po dito. So I think this is enough. Pagdating po sa consistency is, nasa sa inyo na po yan. Kung gusto nyo po na medyo malapot-lapot,
you can continue ang pagbuboil hanggang sa makuha nyo po yung desired nyo na consistency, kung gusto nyo po medyo malapot or kung gusto nyo po medyo may sabaw. So sa akin ito, okay na po ito, may kunting sabaw lang siya konti, pero later on ay maglalapot pa po yan. Sa ngayon ho, pag nasa apoy pa siya, sa tingin nyo po ay hindi pa po siya malapot, but pag lumamig po yan ay kusa po matutuyo yung munggo. So kaya huwag nyo po masyadong tuyuin bago nyo po igisa. So ang next step po natin, igigisa na po natin yung ating mga sangkap. Okay, so I think this is enough. Patayin na po natin yung apoy and set aside muna natin itong ating munggo. Okay, so mga katropa, start na po tayo sa isang cooking pan kung saan po kayo magluluto ng inyong munggo. Ay maglagay lang po kayo ng 1 teaspoon na mantika and then ilagay po natin yung ating baboy. So first, mag-ibabrown po muna natin ito, yung ating baboy. So mas maganda po piliin nyo po pag naglagay po kayo ng baboy o nasahog sa inyong munggo, ay piliin nyo po yung medyo may fat ng konti para yung na ma-extract natin dito na mantika, yun na po yung gagamitin natin panggisa sa ating munggo later on. So this is a very important na pamamaraan para lalo pong masarap yung ating munggo. Kasi pangit naman po pag naglagay po tayo ng mga sangkap natin, especially sa baboy, ay medyo pale po siya. Kaya mas maganda po na medyo brown. I-brown po natin at itoasted po natin ng konti. So after mga 10 minutes, tingnan nyo po mga katropa at nag-golden brown na po yung ating baboy. So lumabas na po yung kanyang mantika, sariling mantika. Yan na po yung ating pagigisa. So at this point, dito na po tayo mag-start ng pagigisa. Ilagay na po natin yung ating bawang. Tandaan nyo po mga katropa na pagluluto po kayo ng munggo, very important at masarap po pag ito po'y ginisa. Yung iba po kasi hindi po nagigisa ng munggo. Yun po yung malaking pagkakamali ng mga nagluluto ng munggo na hindi ginigisa. Okay? And then after po, isunod na po natin yung ating sibuyas. Isunod na po natin yung ating kamatis. Mayroon pong isang question palagi na palagi pong tinatanong sa akin, or mayroon pong mga false belief na pag kumain daw sila ng munggo ay magkakaroon daw sila ng gout o magkakaroon ng rheuma. Yung gout po ay lumalabas pag yung kinakain po natin na rich in purine. Yung purine po, yung po yung isang chemical, yan po yung nagko-cause ng gout, nagkakaroon ng crystallized na sumasama po sa ating dugo. Yung po yung namumuo sa ating mga joints. Alam ko po ito dahil ako po ay mayroong isang gout at ilang beses na rin po ako na hospital at pinaliwanag po sa akin ng doktor kung saan po natin nakukuha yung mga gout. So, ang munggo po ay mayroon po siyang purine content. Katulad po ng mga mani, pero hindi po matataas yung content. So, tolerable po. Hindi po siya number one nagko-cause ng gout. So ang nagkakaroon po ng gout na palagi po nating sinisihi sa munggo, mostly po, hindi po galing sa munggo. Nanggagaling po yun sa baboy. Ang baboy po, katulad ng red meat, ay mataas po yung purine content. Yun po yung nagko-cause ng gout or arthritis sa atin. Katulad din po ng mga maglagay po tayo ng anchovy, yung dilis na dry, yun po ang mataas sa purine. So katulad po ng red wine po, isa din po yan sa nagko-cause kung para magkaroon po tayo ng gout. At besides po, mayroon po akong nakitang video ni Dr. Ong, isa pong sikat na doktor, na nagsasabi po na hindi po talaga nagko-cause ng arthritis or gout itong munggo. So parang false belief na pag nagkaroon po tayo ng gout ay sinisisi po natin sa munggo. So ililink ko po sa description below, hanapin ko po yung video na aking nakita kay Dr. Ong para at least po may tulong din po ako sa inyo. At para malaman nyo rin po kung ano ba talagang totoo, kung nakaka-gout ba talaga itong munggo or hindi. So balik na po tayo sa pagluluto. So after na po natin na mag-isa yung ating sibuyas, bawang at kamatis, after po na mag-translucent na po siya, ay ilagay na po natin yung ating munggo.
So yung ating munggo, ito po ay aking dinring ko po ito para mag-isa po natin ng maayos. Ito po, papakita ko po sa inyo. Ilagay na po natin yung ating munggo. Mas maganda po yung munggo ay ginisa. Gigisay natin. And then i-press nyo po yan para kung mayroon pong hindi pumutok o hindi nadurog ay this time ay madudurog po natin. Okay? Marami po tayong variation kung paano magluto ng munggo. Ang iba po naglalagay po ng gata. So kung gusto nyo po lagyan ng gata, after nyo po na mag-isa, ay dito nyo na po ilagay yung gata. So ilagay na po natin yung ating talong. Pag nagluluto po kayo ng munggo, make sure po na hindi po malakas yung inyong apoy. Simmer lang po ang gagawin natin kasi ang munggo po ay prone na masusunog po yung ilalim niyan pag ito po inyong nilakasan yung apoy. So, takpan po natin para madaling maluto yung ating talong. So, after ng mga ilang minutes, ilagay na po natin yung ating pork cube root. Okay? Ilagay na po natin. Medyo durugin po natin ng konti. So mga tropa, ito kayo na. Hindi ko na pakita. Pwede po tayo maglagay ng siling pangsigang. Huwag nyo pong putulin para hindi po siya masubrahan ng anghang. So, ilagay na po natin dyan after ng talong. Stir lang po natin. I-check po natin yung talong. Kung medyo okay na. So, I think medyo bahagyang luto na po yung ating talong. So, idagdag na po natin yung ating malunggay. Okay? So, as I said before, pag naglagay po kayo ng malunggay, pwede po kayong mag-substitute ng alugbati or yung dahon ng ampalaya. Okay? Pwede rin po kayong maglagay ng kalabasa. Sa amin po sa Iligilo, naglagay po kami ng kalabasa dyan. Or kahit na po yung bunga mismo ng ampalaya. So, kung ayaw po ng mga kids nyo yung medyo mapait, katulad po ng ampalaya, so you can substitute alugbati or as I said before also, pwede po kayo mag-substitute ng malunggay. So, yung aking anak ay hindi kumakain ng mapait na katulad ng ampalaya. So, ito po ang nilagay namin. Okay? Ilagay na po natin dyan. So, tingnan nyo po mga katropa, ayos na po yung ating munggo. Nalagay na po natin yung lahat natin na mga gulay. So, importante po niya na hindi po siya ma-overcook. As I said before, kahit po patayin natin yung apoy, ay meron po rin siyang cooking process na mangyayari. So, tikman po natin para makapaghabol po tayo pag ito po ay medyo matabang, pwede po kayo magdagdag ng asin. Or kung umalat man, napasubrang kayo ng asin before, so pwede po kayo magdagdag ng liquid, magdagdag lang po kayo ng tubig dyan para po mahabol nyo po yung gusto nyo pong lasa, okay? Okay. Sa akin, okay na po to. Tama-tama lang yung nilagay natin kanina mga seasoning. At ilagay na po natin yung ating chicharon. Ito na po yung chicharon kanina. Akin po itong dinuro. Pwede din po kayo bumili sa tindahan. Mayroon na pong durog na na chicharon. Okay, so this time, ito po yung aking dinurog. Ilagay na po natin dyan. Okay na po. Yan na po. Gawa na po yung ating ginisang munggo. Ala Chef Angel.